Hello everyone, today we will talk about arithmetic means. When we say arithmetic means, these are numbers between two non-consecutive integers. So ang given natin dito ay negative 16 at saka 5. So we're going to insert two arithmetic means. So meron daw nawawalang dalawang numero. So paano natin kukunin yung dalawang numbers between negative 16 and 5? So meron tayong na-derive na formula from arithmetic sequence. So yung formula kasi ng arithmetic sequence, kung matatandaan ninyo, ay a sub n is equal to a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d. So ngayon, nag-derive tayo ng formula to get the missing terms. Ang unang gagawin natin ay find the common difference. So the formula for the common difference is d is equal to a sub n minus a sub 1 all over n minus 1. A sub n is the last term, a sub 1 is the first term, n is the number of terms, and then minus 1. Bakit minus 1? Kasi ang given natin ay first term or a sub 1. Pwedeng maging 2 ito kapag ang given ay a sub 2 or the second term. Pwede rin maging 3 kung ito ay a sub 3 or third term. So now, let us substitute all the values of the formula. So, palitan daw natin lahat ng numero yung formula natin. So, ang a sub n is last term. So, ang last term natin ay 5. So, that is equal to 5 minus, so a sub 1 is the first term, so negative 16. Okay? All over, so n number of terms, 1, 2, 3, 4. So, we have 4. And then, minus 1. So, 5 minus negative 16. So, ang operation natin ng integers, kapag subtraction, di ba, ang ginagawa, perform addition. So, magiging plus yan, and then change the sign of the subtrahend. So, magiging 5 plus positive 16. So, that is equal to 21. And then, 4 minus 1, that is equal to 3. So, over 3. And then, 21 divided by 3, that is equal to 7. So, now, ang ating common difference or yung pang plus natin sa bawat number ay 7. So, therefore, negative 16 plus 7, that is equal to negative 9 plus 7, that is equal to negative 2. So, pag dinagdagan pa natin ng 7, equal to 5. Therefore, our arithmetic means between negative 16 and 5 is negative 9 and negative 2. So, what if we have 3 missing numbers between 13 and negative 11? So, paano raw kung meron tayong tatlong arithmetic means na nawawala sa pagitan ng 13 and negative 11? So, same formula ang gagawin. So, we have to find first the common difference. So, unahin daw natin kunin yung common difference, yung pinandadagdag nating number. So again, ang formula ng common difference is d is equal to a sub n minus a sub 1 all over n minus 1. So palitan na natin yung values ng formula. So a sub n is the last term. Ang last term natin dito, negative 11. So that is equal to negative 11 minus a sub 1 is the first term, that is 13. So, minus 13 all over n, number of terms. 1, 2, 3, 4, 5. So, we have 5 minus 1. So, performing the operation on integers, minus tayo. So, ang ating rule dito, papalitan natin yung sign ng 13, then magiging plus ito. So, ngayon, magiging equal yan sa negative 11, palitan ang sign ng 13, magiging negative 13, then magiging plus ito, all over 5 minus 1. Okay? So, ngayon, negative 11 plus negative 13, syempre, that is equal to negative 24 over 5 minus 1 is 4. So, pag dinivide natin, 24 divided by 4, that is 6. Negative divided by positive is negative. So, therefore, negative 6.
So, ang pang-plus natin sa bawat number ay negative 6. So, 13 plus negative 6 is 7. Plus negative 6, so minus 6 yun. So, magiging 1. Plus negative 6 or minus 6, that is negative 5. So, pag dinagdagan ulit natin ang negative 6, negative 11. So, let us insert an arithmetic mean between 2 and 32. So, isa lang ang nawawala sa pagitan ng 2 and 32. May isang number na kailangang hanapin. So, mabilis lang ito. Unlike dun sa kanina na given natin na 3 at saka 2, ngayon isa lang ang nawawala. So, hindi na natin kailangan kunin yung common difference, pero pwede rin. Pero may mas mabilis. Ang gagawin lang natin ay ia-add lang natin si 2 and 32. So, 2 plus 32 divide kung ilan yung in-add mo. So, that is 2. So, 2 plus 32 is 34. Divided by 2, that is equal to 17. Okay? So, therefore, yung number na nawawala sa gitna ay 17. Para malaman mo kung tama ang iyong sagot na 17, tingnan mo kung ang common difference mo ay pareho sa bawat number. So, 17 and 2 ang pagitan niya, syempre, ang common difference dyan ay 15. 7 minus 2, 15. So, ngayon, sa kabila naman, 32 minus 17 is also 15. Therefore, 17 is correct. Okay? Pag pinilas natin, 2 plus 15, 17. Plus 15, 32.